Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, ayon sa litimong insider ng ESPN na si Mike Coppinger, ay kasado na ang laban ng Emmanuel Vaquero Navarrete at Oscar Valdez. Didepensahan ni Navarrete ang kanyang WBO Super Featherweight title. Ang kanilang laban ay gaganapin ngayong August 12 sa Arizona. Magandang laban to mga sir dahil parehong warrior ang dalawa sa ibabaw ng ring. Alam naman natin pag parehong Meksikano ang maglalaban mga sir, talagang bugbugan. Huling laban nitong si Navarrete, bumagsak siya sa round 4 kontra Liam Wilson. Niluwa ni Navarrete ang kanyang mouthpiece kaya naman natagalan sa pagbibilang ang referee at nakapagpahinga ng mas matagal si Navarrete. Ibig sabihin mga sir, pagdating sa gulangan sa ibabaw ng ring ay lamang itong si Navarrete. Medyo questionable lang ang tibay ng pangan itong si Navarrete dahil pag tinamaan ng solid ay bumabagsak. Pagdating sa power ay lamang naman itong si Oscar Valdez. Pero kung usapang stamina ay walang kapaguran itong si Emmanuel Navarrete. Mula first round hanggang 12 round ay ganun pa rin ang lakas. Ano sa tingin nyo mga sir, sino kaya ang mananalo sa dalawa? Sa kabilang banda mga sir, isang linggo na lang po, June 10 at bakbaka na ni Chofimo Lopez at Joss Taylor. Mainit ang naging palitan ng salita ng dalawa mga sir. Ayon kay Chofimo Lopez ay nung nilabanan niya daw noon si Lomachenko, ay tinanggalan niya ng puso si Lomachenko. Ibig sabihin mga sir ay tila nawala ang tapang ni Lomachenko. Pero pagdating daw kay Joss Taylor ay wala naman daw puso sa laban si Taylor. Kaya ang buhay na lang daw ni Joss Taylor ang kanyang kukunin. Promise back naman si Joss Taylor. Ayon sa kanya ay subukan lang daw ni Chofimo Lopez na kunin ang kanyang buhay. Dahil baka sa likod daw ng ambulansya ang bagsak ni Chofimo Lopez. Samantala mga sir, ayon naman sa promoter ni Cuadro Alas Casimero na si Masayuki Ito, ay successful naman daw ang inorganize nila na laban ni Casimero sa Pilipinas. Subalit nahirapan lang sila sa pagbinta ng ticket. Dahil nga mga sir, maraming kumakalat sa social media noon na sold out agad ang laban kay Ngitumba. Kaya naman hindi nakabili ang iba dahil akala nila talaga sold out na. Kaya naman ang susunod na laban ni Casimero ay ang best option na nila ay sa Japan. Magandang balita nga itong mga sir dahil maraming mga po nang inaabangan ang laban ni Casimero sa bansang Japan. Siguradong maraming manonood lalo na't isa si Cuadro Alas sa potensyal na posibleng makalaban ni Inoue sa inaarap. Anong masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.